Magandang araw po. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Herald na nagmula sa Laguna. Isa akong 27 anyos na binata at may nobya na tawagin na lang sa pangalang Yel. Si Yel ay nakilala ko noon sa isang maliit na bar lamang. Hindi naman sobrang wild ang paraan kung paano kami nagkakilala. Napakasimple niya lang. Nakaupo at tila pagod na pagod. At ako naman itong naglakas loob na nilapitan siya upang kausapin. Maganda siya kausap ng pagkakataong yon. At nalaman kong napilitan lang siya sumama sa bar. Dahil lamang sa mga kaibigan niya. Pero ang totoo ay ito pa lamang ang unang subok niya sa pagbabar. At hindi niya ito nagustuhan. Dahil magulo daw ang mga tao. At malalakas ang mga tugtog, pati na rin ang mga hiyaw ng iba pang mga tao. To cut the long story short, ang ilang buwan niyang pagiging hard to get ay nag-paid off dahil sinagot din naman niya ako. Yun ang pinagtunguhan naming dalawa. Hindi lang kami basta nag-usap, kundi nagbigayan lang din ng numero ng telepono at nagkausap pa ng mas mahaba. At heto kami ngayon, magkarelasyon kaming dalawa. Wala namang problema kay Yel, Sir Mark. Pero nagsimulang magbago ang presensya niya nang dumating ang oras na nagkaseryosohan na kami. 3 taon na kaming magkarelasyon ni Yel. Pero sa unang taon pa lang ng relasyon namin, ay sineryoso ko na siya at sinabihang tumira na sa iisang bubong. Hindi naman siya nakahindi at agad na pumayag sa kagustuhan ko. Ngunit ilang beses ko siyang kinukumbinsi na kapag ayaw niya ay handa akong maghintay. Pero sabi niya ay ayos lang, kaya siya lumipat kasama ko. Noong una napakasaya at tila wala talagang makakapagsabi na may hangganan ito. Napaka-genuine ng nararamdaman namin sa isa't isa. Hanggang sa isang araw ay nabigla na lamang ako nang napapansin kong bigla-bigla na lamang siyang nawawala sa kama. Akala ko ay nagbabanyo lang, kaya hinihintay ko siyang bumalik. Ngunit ng mga 20 minutos na siyang wala, ay doon na ako nagdesisyong hanapin siya. Hindi nagtagal ay nakita ko siyang misteryosong nakatayo lamang sa pinto ng bahay namin. Walang ginagawa o anuman. Yel, okay ka lang ba? Madaling araw na. Umakyat ka na dito. Pangungumbinsi ko. Wala naman kasi akong balak matakot dahil baka may gagawin lang talaga siya. Naghintay ako ng sagot ng mga oras na yon. Ngunit nang wala talaga ay binuksan ko na ang ilaw at nagsimulang bumaba. Yel, tara na. Nang mahawakan ko siya ay nabigla na lang ako. Nang sumigaw na lang siya ng sumigaw ng walang sawa. At walang katapos-tapos na parabang pinupundi nito ang tenga ko. At hindi siya nagbabalak tumigil. Patuloy lang ang pagsigaw niya. Habang ako natataranta. At hindi ko na talaga alam ang nangyayari sa kanya. Pilit ko siyang inaalog at di nagtagal ay tumigil naman siya at tila nawalan ng malay sa bisig ko. Wala akong choice ng oras na yon, kundi iakyat siya at dalhin sa kwarto namin habang nagtataka kung ano ang nangyari sa kanya at bakit ganoon ang naging reaksyon niya. Kinabukasan ay sinigurado kong tanungin siya kung ano ang nangyari. Nagtataka lamang niya akong tinitigan at saka natawa bago umiling. Madalas akong makapanaginip ng masama. Gisingin mo lang ako, kasi kung hindi, maglalakad ako habang tulog. Sabi nito. Hindi ako naghinala
dahil alam kong basic pa lang itong pinagdadaanan ko para sa tunay na mundong kasama siya. Kaya kada gabi na nangyayari yun, ay nagiging normal na sa akin. At tila ginigising ko na lang siya. At kung sumigaw man siya ay walang problema. Pero buti kung ayun lang talaga. Pero ang totoo ay hindi pa pala natatapos yun dito. Kadalasan kaya gusto umuwi ng isang tao sa sariling tahanan ay bagkus gusto nilang magpahinga. Pero kabaliktara ng akin. Kada umuwi ako ay tila may kakaibang enerhiya dito at inuubos ang buong laman ng utak ko, pati na rin ang sarili kong enerhiya. Ayos ka lang ba? Tanong ng aking asawa. Inikot ko pa ang ulo ko upang ma-stretch ito bago sumagot. Ah, gusto mo bang lumabas? Bakit? Ayos ka lang ba? Para kasing kakaiba ang pagpapawis mo ngayon. Sinubukan niyang punasan ang pawis na nasa mukha ko. Pero hindi ko ito masyadong pinansin dahil mabigat na din masyado ang pakiramdam ko. Ilang araw ay hindi ko pinansin ang ganitong enerhiya. Ngunit akala ko ay kapag hindi ko ito pinansin, ay mawawala din ito. Pero hindi. Nagsimulang may mga nangyayaring kababalaghan sa loob ng bahay namin. At hindi lang basta-basta kay Yel. Isang hapon ay naalimpungatan ako sa maingay na kaluskos na nagmumula sa kusina namin. Hindi ko yun pinansin noong una. Pero nang palakas na ito ng palakas, ay hindi ko na napigilang hindi bumangon. Yel? Ito ang unang binigkas ko nang makaupo ako mula sa kama. Inilibot ko ang paningin ko at tila wala namang bakas na pumasok siya dito upang magbihis. Nabigla ako nang may sunod-sunod na bumagsak at nabasag sa may kusina. Dahil sa pagtataka, ay mabilis akong tumayo at nagsuot ng tsinelas. At kasabay nun ay ang pagtigil ng pagbabasag. Yel, anong nangyayari dyan? Sa pagbabaka sakaling nandoon siya ay binanggit ko pa rin ang pangalan niya. Kahit walang kasiguraduhan na sasagot siya. Pagbukas ko ng pinto, ay wala na akong ibang nakita. At tila madilim lang ang paligid. At ang tanging nagbibigay lang ng liwanag ay ang liwanag sa labas ng bahay. Dahan-dahan akong naglakad papalapit dito. Nakasarado lang ang pinto at walang ni isang simbolo na may tao doon. Yel? Binanggit ko pa muli ang pangalan ng kasintahan ko. Pero wala talaga akong sagot na nadinig ni isa. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto upang sumulyap. Ngunit nang ma-realize kong walang kahit sinong nandoon, ay tuluyan ko nang binuksan ang pintuan. Tumambad sa akin ay ang kalat-kalat na mga gamit, pati na rin ang mga basag-basag na plato at mga baso. Hindi lang yun ang nagsimulang mangyari sa loob ng bahay namin. Hanggang isang beses, napagdesisyonan kong tumawag na ng pari upang ipabless muli ang bahay na tinitirhan naming dalawa. Dahil nagsimula nang bumuo ng kakaibang pakiramdam, tunog at karanasan sa loob. Hindi lang basta bumabagsak ang mga gamit. May mga pagkakataon ding may tila naglalaro sa labas ng bahay. At bigla-bigla na lang akong nalalak sa loob ng banyo o namamatay ang ilaw. Hindi ito kadalasang nararanasan ni Yel. Dahil lagi siyang wala at nagtatrabaho. Kung kaya kapag kinikwentuhan ko siya, ay hindi siya naniniwala. Hanggang sa isang araw, namulat at nasubukan ng paniniwala naming dalawa nang makaranas kami ng hindi talaga pangkaraniwan
at napaka-imposibleng pangyayari. Isang gabi ay mahimbing kaming natutulog at wala sa isip namin na may mangyayari dahil sa sobrang pagod, dahil nanggaling kami sa Baguio at kakauwi lamang. May narinig kaming pagsitsit. Hindi namin pinansin yun dahil baka wala lang ito. Hanggang sa nasundan pa ng isa, dalawa at marami pang sitsit. Naalimpungatan na ako dahil doon. Dahil palapit na ng palapit at palakas na ng palakas ang naririnig ko ng mga oras na yon. Naramdaman ko na rin ang paunti-unting paggalaw ni Yel. Yel? Yel? Nang hindi ko na mapigilan ay tuluyan na akong nagising at iminulat ko ang mga mata ko at inilibot ang paningin sa kabuuan ng kwarto. Natigilan na lamang ako ng may aninong gumigilid at tila inaamoy ang kasintahan ko. Yel? Hindi ako makakibo sa oras na yon dahil kitang-kita ko ang pagbigkas ng anino habang nakatingin ito sa akin. Yel? Bangon! Nagmamadali kong inalog-alog ang katawan ni Yel. Hindi nagtagal ay iminulat niya ang mga mata niya. Ngunit hindi ko maintindihan kung bakit hindi siya nagsasalita. Yel, tumayo ka dyan! Hinihila ko ang braso niya, pero tila wala siyang kibo sa akin. Ilang saglit ay napansin kong hindi siya makahinga at hirap na hirap siyang gumalaw. Herald, hindi ako makahinga! Sinubukan niyang itaas ang kamay upang maabot ako, pero naibagsak niya din ito. Natulala ako at hindi alam ang gagawin ko. Pinapanood ko siyang nananamlay. Lumalalim ang mata at tila pumapayat bigla. Ano bang dapat kong gawin sa kalabang alam kong hindi tao? Nagdali-dali akong gumalaw upang buksan ang ilaw. Nang lingunin ko ay wala na ang itim na anino at hinahabol ni Yel ang kanyang hininga. Ayos ka lang ba? Pinunasan ko ang pawis niya at nilinga-linga pa ang buong paligid ng kwarto. Hindi ko alam ang nangyari. Parang may mabigat na nakasampa sa akin. Ang sakit-sakit. Aniya. Hinaplos ko ang buhok niya bago siya niyakap. Hindi ko din alam, Yel. Pero baka dahil to sa mga kinikwento ko sa'yo. Hindi na siya kumibo ng gabing yon. Ilang pagtatalo ang pinagdaanan naming dalawa. At nanatili pa rin na tama siya sa desisyon at nasunod ang kanya. Ayon sa kanya ay hindi na dapat kami lumipat. Sayang daw kasi ang pera at baka hindi na ito mangyari pa. Kaya hindi na kami umalis pa doon. Ngunit ang buong pag-aakala niyang hindi na ito mauulit ay mas malala pa ang nangyayari. At halos hindi na kami makatulog gabi-gabi dahil sa kaliwat kanang kalabog, pagbabasag at pag-iingay ng mga gamit. Dumating na rin Sir Mark sa puntong ginusto na naming tumawag uli ng pari upang pabasbasa ng bahay. Nag-hire din kami ng feng shui dahil sabi nila effective ito. Nagsabit na din kami ng mga anting-anting upang patanggal ng malas o anumang masasamang espiritu. Pero lahat ng to ay hindi tumalab. Ni isa ay hindi nakatulong upang maresolbahan ang gusto naming masolusyon ng problema. Bagkus, mas lumala ng lumala ang bawat nangyayari sa amin. Nagkakaroon na ng pasasiyel at sugat na hindi namin malaman kung saan at paanong paraan ito nangyari. Dahil tuwing gigising siya ay nadadagdagan ito. Hindi lang yon.
Nagsimula na din na nagganda malas-malas ang buhay namin. Namatay ang mga alaga naming aso. Nawalan ako ng trabaho. Nawalan si Yel ng trabaho at ilan sa mga kamag-anak namin ang namatay at ilan sa mga kaibigan. Dahil dito ay mismong si Yel na ang nagdesisyon na iwan na ng tuluyan ang bahay na tinitirahan namin at lumipat na lamang ng Carmona at magsimula muli. Naniniwala siya na sa bahay na ito ang malas, kung kaya kinakailangan na naming umalis. Pagdating ng oras, ay tuluyan kaming nakalipat. Nabindisyonan na rin ito at ilang araw man kami dito ay wala namang nagaganap na kung ano. Hanggang sa isang araw ay lumabas kami upang pumunta ng mall para bumili ng mga iba't ibang furnitures na idadagdag pa. Pagkatapos namin magbayad, ay diretso na kaming lumabas. Ngunit dahan-dahan kaming tumigil nang may sumulpot na lang bigla sa daan namin na isang ali. Hinawakan ni Yel ang kamay ko at sinubukang hilain yun muli upang makapaglakad na kami pareho at makaalis na. Ngunit nang lalagpasan na sana namin ang matanda, ay hinawakan naman nito ang isa kong kamay. Nasa kanya ang malas. Dala-dala niya ang malas. Nang magkatitigan kami ng matanda, mata sa mata, at may kung anong pakiramdam ako na naniniwala sa kanya, ginalaw muli ni Yel ang kamay ko. Sinyalis na umalis na kaming dalawa at huwag maniwala sa matandang yon. Sinunod ko si Yel at diretsong umalis na, ngunit habang naglalakad kami ay nadinig kong sumigaw ang matandang yon. Siya ang may kasalanan. Sa dami ng kanyang pagkakasala ay daladala niya ang kamalasan. Wika ng matanda. Pilit kong tinatanggal sa isipan ko ang sigaw ng matanda ng makailang araw. Ngunit hindi na talaga ito naalis sa isipan ko. Tuwing tinititigan ko si Yel, ay pakiramdam ko ay may sense ang sinasabi ng matandang yon. Pero ipinagpaliban ko yon hanggang sa dumating na naman ang araw na nauulit na naman ang paunti-unti ang kaganapan sa buhay namin. May mga kakaibang tunog ang muling namumutawi, kung kaya hindi na ako muling mapakali. Kahit ano ding subok ko at ni Yel na humanap ng trabaho, ay tila minamalas kami at mas lalo pang nalulugmok sa pera at utang. Dumating na rin sa punto na halos wala na kaming ipambayad sa bahay na kinuha namin. Napagdesisyonan kong umupo sa tabi ni Yel upang masinsinang kausapin siya habang abala ito sa pagtitiklop ng damit. Yel, panimula ko. Ano? Narinig kong sabi niya habang hindi ako nililingon. May dapat ka bang sabihin sa akin? Mas pinipili kong tuldukan na ng mga oras na yon, kung kaya naman talagang kinumpronta ko siya sa mga dapat na aminin niya sa akin. Natawa siya ng mahina bago umiling-iling. Anong sinasabi mo, ha? Nanatili ang ngiti sa mga labi niya. Ngunit nang hindi ako sumagot agad, ay napalingon siya sa akin at nahinto ang pagtitiklop niya ng damit. Meron akong ipagtatapat sa iyo. Tila bumagsak ang braso ko sa mga sinabi niya. Kinumbinsi ko siya na kailangan niyang tulungan ang sarili niya upang magbago ang buhay naming dalawa at mawala na ang kamalasan sa buhay namin. Sa hindi ko inaasahan, ang kalalabasan ay grabe. Inamin niya sa akin na marami siyang lalaki noon at kung kani-kanino siya sumasama.
At dahil hindi siya naniniwala sa Diyos, ay pumapayag na lamang siya at nakikisali sa mga dating kaibigan na bastusin ito. Kung kaya ang bilang resulta ay madalas na siyang nilalapitan ng kamalasan at kung ano-anong espiritu. Dahil dito ay nahikayat ko si Yel na mag-confess sa pari at napagdesisyonan namin na pareho itong gawin. Nagpabinyag muli si Yel upang muling simula ng sariling paniniwala at baguhin ang sariling anino na nagiging daan upang dalawin at sumabit sa kanya ang kamalasan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Sir Mark. Maraming salamat po sa mga taga-subaybay mo. Sana ay mapili po ninyong basahin ang kwento kong ito. Muli po, maraming salamat.